kapatid at mga kaibigan, maraming salamat po sa Diyos sa pagkakataong ito. Ngayon po ay ipapakita ko sa inyo ang paggawa ko ng DIY diving fins. Tiknot po, yan po ang materialis natin sa paggawa ng DIY diving fins. Sana po nating maglitson. Masarap ang kakain natin. Maglitson ng PVC. Iikot-ikutin mo siya sa apoy. Para pantay yung init niya. Pantay yung lambot niya. Yan, medyo kulang dito. Kulang dito ng init. Pwede mo initin ulit. Sana po natin gawin. Dito yung gawin mo. Unahin natin butasan. Lagyan ng ano, bago natin tatapasin na kung anong purma niya. Unang gawin mo ay butasan mo dito. Supang dito. Ganyan, islanting po siya. Islanting po ang unang ano niya. Dito. At fit na fit lang sa ano natin ha, sa paa natin para hindi siya gagalaw. Pag gagamitin natin, hindi siya magalaw. Then kung magalaw siya, nakakasugat po sa ating paa. Kaya ang gawin natin ay dapat fit lang siya para kung gagamitin natin pag yung hindi maluwag sa paa. Katapos dyan ay dito naman, dito sa ano, bali dalawa lang na ganito ang magagamit mo. Tandaan nyo ha. Ganyan.
Lagyan mo ng martings ito. Huwag naman masyadong higpitan dito. Okay lang dito. Dahil wala, hindi naman tayo mahirapang tagalin. Dapat nakasagad dito ang ano nyo, ang rubber nyo. Yan. At saka, yung sakong nyo, dapat ano siya, pantay dito sa dulo. Dahil pag gagamitin natin ito sa ilalim ng dagat at magpapahinga tayo sa paglangoy, pwede nating yung mga sea urchin ay pwede naman nating maapakan dahil meron tayong protection sa ating paa. Yun ang advantage sa ganito. Advantage sa ano, para maproteksyonan tayo sa mga sea urchin at saka sa mga yung mga makamandag na round of thorns. Ganun din ang gagawin mo doon sa kabila. Gumamit na ako ng marina dahil para medyo maikli-ikli yung ano natin, yung video natin. Hindi kayo aantukin sa panunood. Tandaan nyo, maliit lang na butas ang ano natin ha. Ang butas, dahil kung malaki yung butas, nako, may posibilidad yun na madaling ma-inak yung pins natin. At saka, naka-islanting dahil kadalasan, ang biak nito ay dito. Nabibiak yan dito. Dito. Dahil sa pwersa na yung sa tubig, yung tatama yung tubig dito. Yan o, ganyan o. Diyan ang ano na, ang biak. Kadalasan. Pero ipapakita ko sa inyo mamaya ang technique para hindi dahil madaling mabiak ang ganitong uri ng pins. Maliit lang na butas at saka islanting siya. Hindi siya pa ganun dahil kung pa ganun, naka ano siya, pangit. Pag ganito o. Pag ganyan, pangit. Masakit dito. At saka yung ano, nakalabel lang yung butas dito, posibilidad na madali din siyang mabiyak. Kung wala kayong marina, wala kayong mahiraman, yung kapitbahay nyo ay hindi nagpapahiram sa inyo, wala lang kayo ng maliit na ano, bakal. Kahit anong bakal, initin nyo lang, tapos diin nyo dyan, mabubutas na yan. Yan po. Susunod natin gagawin ay ito. Tatandaan nyo, ang rubber na ginamit natin, yung ito yung sa gulong. Matibay po ito kasi naka-thread at saka maganda sa paa. Kasi hindi siya magalaw-galaw. Tatandaan nyo, itong sa labas ang isang ilalim natin, ipapailalim natin, yan. Huwag dito, yung sa loob, yung naka-curve, huwag nyo i-ganyan. Bakit? Dahil masakit po yan. Ito, ginagamitan ko na ito ng grinder para malinis at saka hindi masakit dahil, siyempre, yung ipinapakita ko sa inyo mga DIY ay gamit ko rin. Talagang subok bago ko ina-upload sa YouTube channel ko. Yan ang sukat o. Putol ka dito. Ano po, masakit na po yung ano ko. Yung right thumb ko kasi pasmado na. Yan o. Ganyan po ang sukat niya. Ganyan po ang pagkagawa. Ganito din po ang gawin nyo dito sa kabila. Kuha kayo ng ano, yung tamang sukat. Saka putol. Kunat ng ano, gulong. Pagtatabasin, gumamit na ako ng langgil bulo kasi ito yung ginamit ko, oh. Maganda sukat na. Yan, papakita ko na ha. Paano yan? Tatalian mo dyan ng nylon. Tatalian nyo yan. Kung mag-DIY kayo ng gula dito. Tapos, lagyan dito ng interior. Itong interior ay nag-prevent ito na matanggal yung paa mo habang kalangoy. Kahit maliit lang na interior ang gamitin mo para hindi masakit sa sakong. Ganyan lang o, kalaki. Hindi na yan. Saka, mapalit-palit. Madali naman yung palitan pag ano. Yan o, ganyan. Ganyan po ang gawin nyo. Kung anong ginagawa mo dito, ganun din ang gawin nyo sa kabila. Dito. Yan. Hindi po sunog yun ha. Pintura po kasi yan. Kasi, pipinturahan eh. Ganyan din o. Islanting din dito. Saka dito din. Ganun din yung gawin nyo dyan sa kabila. Yan po mga kapatid at mga kaibigan. Hindi po tapos. Yan. Kinat ko muna para huwag natin lilinisin. Dito, dapat mag-cut pa. Hindi mo masyadong tasan dito. Sa mga ano lang,
hindi aabot ng one feet. Yung haba kasi pag tataasan mo dito, may tendency na ito yung tatama sa tubig eh. May tendency na mahati ang ano mo, PVC mo. Yan, tama ng sukat na yan. Linisin natin, patapos po yan. Yan, pwede ito paint na. Itirahan na lang natin. Yun lang ang kulang. Para hindi matapot ang isda, itirahan natin ang itim. Itim po ang pintura natin. Para hindi matatapot yung isda. Kasi matatapot yung isda pagkulay niya ay isda. Ano lang, magamitin natin sa panglihay. Mag-usa na kung bang tegla. Ayan po mga kapatid at mga kaibigan, tuyo na po yung DIY diving fins natin. Oh, madali lang po siyang isuot. Yan, oh. Madali lang po siyang isuot at hindi po siya madaling matatanggal. Pero madali po siyang tanggalin. Pero pag lalangoy na tayo, hindi na po siya madaling matatanggal. Yan, oh. Hindi ko pa napipinturahan dito. Inaubusan ako ng pintura. Pero ito na yung gagawin nyo. Ito po ay napakagandang gamitin dahil ang bigat niya ay tamang-tama lang at yung paa natin ay hindi tayo ibibitin. Kasi yung ibang diving fins, pag magaan yung gagamitin natin, yun, nakakaano yun, nakakalunod yun dahil ibibitin yung paa nyo paibabaw dahil magaan nga. Pero ito hindi. Igaglide mo lang pang ganun lang paggamit nito sa dagat, sa tubig. Igaglide. Lulutang yung hanggang dito ng katawan mo, hanggang liig. Kaya safety ka kapag sumisid ka, pag nagdi-dive ka, nag-spear fishing ka, tuwing gabi o araw-araw man. Sip ka pag gagamit ka ng ganito. Don't forget to subscribe, like, at share para matuto din yung iba magdi-DIY. Tulad ko na mahirap lang sa buhay at walang kakayanang bumili ng mamahaling diving fins, ito ang mas maganda. Subo ko na ito, 11 to 12 years na po akong gumagamit ng ganito. Maraming salamat po sa panonood at maraming salamat sa Diyos.